Senator Go. Yes, sir. Salamat po, Mr. Chair. Mr. Chair, dear colleagues, and all the resource persons in attendance, good day to all of you. May I just share a few thoughts on the bills included in the agenda today? Mr. Chair, I would like to put into record that I have been always been supportive of our uniformed personnel, even before I became a senator. Their unparalleled service, bravery, and heroism should be truly commended and reciprocated. Buhay po ang isinasakripisyo nila para mapanatili ang seguridad ng bansa. Iba po ang sakripisyo nila dahil buhay po ang nakataya dito. It is for this reason that I assure every uniformed personnel that I will only push for or support any measure that will be for the betterment of our uniformed personnel. Kahit isang boto lang po ako dito, palagi kong ipaglalaban kung ano po makakabuti sa mga nagsiservisyo sa bayan. Nabanggit po kanina ni Secretary Galvez what is fair and equitable lang po sana. Let me be clear, naintindihan ko po ang concerns ng ating mga finance managers. Galing rin po ako sa executive noon. Talaga nababahala yung DOF, budget, nababahala sila pag kulang yung pondo, pag nagkakaroon po ng problema na po sa pondo, sila po ang parating inaatasan ng presidente, maghanap ng pondo, saan kukunin ito. Naintindihan ko po ang trabaho ng ating finance managers. We all want to address the ballooning pension requirement and prevent a looming budget disaster. Pero para sa akin, Mr. Chair, wag sana itong gawin at the expense of the military and all uniformed personnel na nagbubuwis ng buhay at nagsasakripisyo. Ibahin po natin ang pagkonsidera sa kanila. May exemption naman po. Dahil sa totoo lang po, iba po ang trabaho nila. Buhay po ang tinataya nila para mapanatili ang seguridad ng ating bansa. Konsuelo na po sana sa ating military at uniformed personnel. With all due respect, maghanap na lang po tayo ng pondo, na ibang pagkukunan ng pondo. Kaysa galawin natin ang natatanggap ng active service at obligahin sila na magbayad ng mandatory contributions o ibahin ang pension na matatanggap nila. Huwag naman po sana. Pwede naman po sana ayusin natin yung pagkukolekta ng buwis. Maaring may pagkukunan pa at siguraduhin natin na walang mapunta sa korupsyon. Tanggalin natin ang korupsyon sa gobyerno. Siguraduhin natin na walang mga under the table at paghusayin po ang pagkukolekta ng mga buwis. I urge the BIR, the Bureau of Customs, to collect taxes and customs duties properly and more efficiently. Eliminating corruption in government should be enough to cover for the pension requirement. We can also impose higher taxes on luxury goods dahil mayayaman naman po ang bumibili dyan. Pwede pong increase natin yung sin tax. With this, we can also protect the health of our people. Mr. Chair, tinaasan natin ang sahod ng uniformed personnel noong panahon ni Pangulong Duterte. Dinoble po ang sahod ng entry-level positions. Pinaghirapan natin ito noong 2017. Na-implement po ito noong 2018 sa tulong po ng mga kasamahan natin sa Kongreso. Ako mismo po ay kasama doon na pinaghirapan natin ito at makumbinsi ang mga kasama natin sa Kongreso. At ako po mismo inatasan na makipag-usap sa mga mambabatas noon. Dahil yan po ay pinangako ni dating President Duterte. At natupad po yung kanyang pinangako. Kaya hindi po ako susuport sa sayang ang pinaghirapang dagdag sahod na yon. Huwag naman po natin sanang itratong bigay-bawi. Pinasarapan natin sila ngayon, babawiin natin. Karamihan sa kanila ay may pinaglaanan na po ng pera. Yung iba dyan, expecting na po sa matatanggap nila once they retire, binigay na natin sa kanila, nakaplano na yan, nangutang na, nakapag-loan na, nakapag-installment na po para sa future ng kanilang mga anak, lalong-lalo na po yung mga ordinaryong mga sundalo. Nakaplano na lahat yan. Tapos ngayon, obligahin natin mag-contribute. Huwag naman po sana. Huwag nating baguhin ang sistema sa kalagitnaan. Sa ibang bansa tulad ng United Kingdom, hindi po nila inobliga na magbigay ng mandatory contribution ng kanilang military. Sa totoo lang po, Mr. Chair, yung iba, pinipili na lang nilang mag-early retirement dahil natatakot sila na baka tamaan sila sa isinusulong na bagong batas. Yun po ang narinig ko. Naapektuhan ang kanilang moral, naapektuhan po ang kanilang peace of mind at maaaring hindi sila makapag-focus dahil sa mga usapin na ito.
kung sakali man pong may gagawing reforma sa pension ng military para maiwasan ang pagkakaroon ng financial disaster in the long run, dapat po ay applicable lang po ito sa new entrants o mga bagong papasok sa military. Dahil ang mga new entrants, alam na nila ang kondisyones, alam na nila ang pinasok nila, at alam nila kung anong rules na kanilang susundin. Let us spare the retired and active personnel bilang pagkilala sa sakripisyo na ginawa at ginagawa nila para sa bayan. Konsuelo na po nga para sa kanila yon. Ako po ang unang tututol kung mababawasan o maapektuhan ang mga benepisyo ng uniformed personnel at retirees. Ibigay po natin parati kung ano po ang dapat para sa kanila, lalo na po sa mga uniformed personnel nating nagbubuwis ng buhay para tayo ay mabuhay ng ligtas at matiwasay. Yun po ang aking parating stand at palagi kong ipaglalaban ang karapatan ng ating mga military at uniformed personnel. At tulad po ng mga healthcare workers benefits noon, nagsalita po ako sa Senado dahil delayed po ang kanilang natatanggap na COVID-19 death and sickness benefits. Matagal po nila natanggap nga dapat po ihatid nga sa mga bahay nila yung mga benefits nila dahil nagluluksa yung mga namamatayan. So ibigay natin what is due to them. Rest assured that I will only push and support measures that will be for the betterment of the military and uniformed personnel at lahat po ng kawanin ng gobyerno na nagsiservisyo po sa bayan. Tulad noon, sa panahon ni Pangulong Duterte, full support po ako sa military. And until now po, nandito lang po kami. I appeal to our executive agencies and to this committee to study and evaluate the proposals carefully. I believe our very able chairman, Senator Jinggo Estrada, and of course kay Senator Bato de la Rosa, naintindihan po niya ang sitwasyon ng ating mga uniformed personnel. We'll do, kay Senator Jinggoy, our chairman, will do his best to find balance in this and will consider the welfare and livelihood of our men and women in uniform. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Maraming salamat, Senator Bongko. Saan po ninyo, gagawin po natin lahat ng ating magagawa, and we will have to strike a balance between the MUPs. May bigay natin lahat, and but we also have to avoid the fiscal collapse ito sa ating gobyerno. Okay, proceed now with the GSIS.